Hi guys. Panahon ni Marcos. Yung panahon ni Marcos, guys, sa kanyang pamamahala sa ating bansa. Alam mo kung sinong nagrereklamo? Alam niyo ba, guys, kung sino ang nagrereklamo nung panahon ni Marcos? President Ferdinand Marcos. Alam nyo, guys, ang nagrereklamo at gustong mapatalsik si President Marcos ay ang mga mayayaman. Diba, guys? Diba, panahon ni Marcos, guys, ang nagrereklamo ay yung mga ganid na mayayaman. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi nila magagawa ang kinin ang kayamanan sa buong Pilipinas hanggat nandyan si Marcos, si President Ferdinand Marcos. Diba, guys? Ngayon, guys, nagwagi sila, ginamit nila tayo para magtagumpay sila sa kanilang hangarin. Nung panahon ni Marcos, guys, yung mga mahihirap ay hindi nagrereklamo. Diba? Ang nagrereklamo nung araw, guys, yung panahon ni President Ferdinand Marcos, maganda ang buhay. Ang nagrereklamo lang yung mga mayayaman, kasi ang gusto kasi nila. Kasi si Marcos kasi, guys, panahon ni Marcos, guys, ang gusto niya sa mga mayayaman, 40% lang ang yaman nila sa Pilipinas. Diba, guys? Eh, ayaw ng mga mayayaman ng ganun. Ang gusto nila, sa kanila na lahat ang yaman at ang bansa ay maghihikaos. Diba, guys? So, pansinin nyo ngayon, guys. Sino ang mayaman? Sila ang mga mayaman o ang bansa natin? Walang pera ang bansa natin, ngayon baon sa utang. Kasi walang pera. Pero ang mga mayaman natin ay number 10, number 13, di ba? Sa buong bansa. Di ba? Ang mga tao, sila ang mayaman. Ang bansa natin, mahirap. Alam nyo, guys, nung panahon ni President Marcos, sa totoo lang, nagamit ang mga mahihirap dahil gumastos ang mga mayayaman para patalsikin si Ferdinand Marcos. Nagamit at gumawa ng kaano-ano masasabi dahil lang sa sarili nilang adhikain. Nagtagumpay sila. Napaalis si President Marcos, na wala namang minimithi kundi mapaganda ang bansang Pilipinas. Ngayon, guys, ang mga mayayaman, hindi na sila nagrereklamo. Diba? Ang nagrereklamo ngayon, nag-umpisa natin kay President Cory, kay Ramos, kay President Estrada, kay Gloria, at bumalik kay Aquino Ninoy. Ang nagrereklamo, guys, yung mga mahihirap na, guys. Kasi ang mga mahihirap na sa panahon ni Ferdinand Marcos ay hindi narereklamo kasi kontento na sa buhay. Dahil alam naman natin, basta mayroon lang tayong kunting kayamanan, kunting mapagsaluhan, ay masaya na tayong mga mahirap. Pero sa panahon nila, guys, sa limang presidente, ang nagrereklamo ay yung mahihirap. Ngayon, guys, bumalik naman tayo at naupo yung mahal nating presidente, Rodrigo Duterte,
alam mo guys, ang nagrereklamo, yung mga mayayaman na naman uli. So, natuwa na naman tayong mahirap. Di ba? Nung nakaupo si President Rodrigo Duterte, ang nagrereklamo guys, yung mga mayayaman. Nagrereklamo na naman guys. Nagrereklamo na naman yung mga mayayaman dahil hindi natin alam. Ayaw kasi nila tayong umunlad ng mga mahirap. Ang gusto nila, 'di ba? Ang gusto kasi nila yung parang alipin pa rin tayo. Yun kasi yung mga siguro yun mga nakukuha nila sa ibang bansa na aral o turo sa kanila na gawin tayong mga alipin, tayong mga mahirap. 'Di ba? Yung mga saksakan ng yaman sa ating bansa, sila yung gustong yumaman lang. 'Di ba? Alam mo dito sa atin sa Pilipinas, kung hindi ka mag-boxing, di ka yayaman, di ka maging bilyonaryo. 'Di ba? Yung mga katamtaman lang mayaman sa atin, nagsikap at guminawa ang buhay, 'di ba? Okay na 'yon. Pero hindi 'yung katulad sa mga nagiging bilyonaryo at nagiging bilyon-bilyon salapi nila. Sila na naman ngayon ang galit kay President Duterte. 'Di ba? Napaka-simple lang mga kababayan ko. Kung ano ang ginagawa. Ngayon naman election na naman. Paglalaruan na naman tayo. Gusto na naman nilang makabalik sa ating sa kanilang sa mga posisyon. Kasi ano na sila guys eh nung panahon kay President Rodrigo, aba, nagpanik sila guys yung mga mayayaman. Panik sila. Ngayon, eleksyon na naman, gusto na naman nilang mailaklok sa ating bansa yung kaalyado nila para pag nanalo yung kaalyado nila ng mga bilyonaryo, trilyonaryo sa ating bansa, para naman nila madiktahan at sila na naman makinabang. Diba guys? Diba mga kababayan? So, yun lang. Yan ang problema natin. Angal tayo ng angal, pero hindi naman tayo nag-iisip. Nasa kamay natin ang pag-uunlad ng bawat Pilipino. At nasa kamay natin at nasa buto natin ang pagpaganda ng ating bansa. Di ba? At yung mga mayayaman na gumanda, ang yung mga mayayaman na nakuha nila sa mabuting pamamaraan yung kanilang kayamanan, ay huwag nating kaingitan yan. Huwag nating tuligsain dahil sila naman ay nangyari yan kung bakit sila yumaman dahil din sa kanilang pagsisikap. Pero yung mga mayayaman na hindi nang aapak ng tao bagkus tumutulong sa ating mahihirap, yan dapat atin yan silang dapat natin din silang alalayan. Pero yung mga mayayaman na walang ginagawa kundi mangurakot sa ating bansa at walang ginagawa kundi magiging gawin tayong lalong mahirap na mga Pilipino, dapat guys, huwag nating ibalik yan sa gobyerno kasi magiging kawawa tayo. Isa lang solusyon natin guys, para gumanda ang ating buhay, mamili tayo kung sino ang iupo natin sa darating na halalan ng pagka-presidente. Diba? 6 years lang naman guys. Kung hindi sila magtitino, o di, sa 6 years, ahanap na naman tayo uli. Diba? 6 years lang naman ang ano nila. Diba? Pero, isa lang masasabi ko sa inyo, ito tandaan ninyo, para maganda ang buhay, at guminhawa ang bansang Pilipinas, ikararangal natin bawat
Pilipino, kahit saan man dako tayong sulok ng buong mundo, ikararangal natin na tayo'y Pilipino. Kaya isa lang dapat ang pipiliin natin, yung mabuting mamumuno sa ating bansa na ikakarangal natin. Kaya guys, iboto natin. Iboto natin guys yung karapat dapat para sa akin, BBM Sara Duterte. Kung hindi man nila tayo maihaon sa kahirapan, at least maihaon ang ating bansa sa kahihiyaan sa ating sa buong Asia. Isipin nyo guys, yung Vietnam maangat na sa atin. Hindi ba kayo naaawa sa ating bansa? Huwag na tayong maghilaan. Pag ikaw, bawat Pilipino, malaya ka kung sino ang pipiliin mo na iboto mo. Pero pagdating sa tapos ng eleksyon, kung sinong mananalo, dapat tayong mga Pilipino, to ano may yung naging bangayan natin sa eleksyon, alisin natin yun. Dapat tayo, mga Pilipino, ay kung sino man ang mananalo, ay suportahan natin ang mananalo sa haldarting na halalan. Kaya ako guys, hindi ko naman kayo inaano kung sino yung ibuboto nyo, pero ako guys, para sa akin, ang makapagpaunlad uli ng ating bansa, at magpapagbaganda at makapagbigay sa atin ng kaginhawaan, para sa akin, BBM at Sara Duterte. Reklamo kayo ng reklamo. Kung anong nangyaring kahirapan sa ating bansa. Pero, di naman nyo alam kung anong ginagawa nyo. Reklamo kayo ng reklamo dahil naghihirap ang bansa, naghihirap ang Pilipinas, naghihirap ang taong bayan, walang trabaho, at maliit ang sahod. Pero, di man kayo nag-iisip. Reklamo kayo ng reklamo. Isa lang naman solusyon sa ating reklamo, sa ating problema. Ha? Para masolusyonan ang iyong reklamo, ha? BBM at Sara Duterte lang ang makasolve sa ating lahat ng problema. Ha? BBM, Sara Duterte, para tapos ang inyong reklamo, tapos ang inyong problema, gaganda ang ating bansa, at kakaroon tayo ng magagandang buhay.